Yes, recording in progress. Okay. Okay, good evening po everyone. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay? So bago po tayo mag-start, ang pag-uusapan po natin is more on SNDT Express. Ito po yung ating tinatawag na business franchise, okay? So kung mapapansin niyo, ginagamit ko pong Zoom meeting link ay sa linen green ay binayagan po tayo ng kumpanya kasi syempre po isa sa mga may-ari po ng ating SNDT ay ang linen green po. At the same time, ito po ay connected po ito sa proyekto na ginagawa ng linen green lalo na yung mga nagpe-pay out at yung pagdating po sa product handling o delivery. Kaya ipapaliwanag po natin dito lahat. Ngayon, kung po kayo may tanong, pwede po kayo magsulat at i-reserve nyo po yung tanong ninyo sa huli para po tuloy-tuloy tayo kasi po minsan baka yung tanong po ninyo na isasagot na along the way. Okay? So, ipapakilala ko na po ang ating speaker na tutulong sa atin paano magpaliwanag dito. Okay? Siya po ay isa sa mga part din ng Linen Green team. Sa regional leader ng Linen Green. At the same time, isa rin po siya sa part ng team ng SNDT. Walang pong iba. Please welcome si Mr. Marlon De Jesus. Palakpaka naman po natin yun, si Sir Marlon. Okay. Teka po, wait po. Ako po yun. Ako po yun kasi wala akong magpakilala sa akin. Kaya ako na lang nagpakilala sa sarili ko. Okay. So, for that, mag-start po tayo sa ating... Nice meeting you, sir. Dapat sinabi mo agad. Gulat ka ba, sir? Ako nagpakilala sa sarili ko. Oo nga eh. So, dapat in-hire mo ako para sa matindihang introduction. Okay lang po yan, sir. Huwag po kayo mag-enjoy ho tayo dito sa ating show na to. Okay. So, ayan, may humabol pa. So, ano tayo? Ba? 19 na tayo. Lucky number, 19. Okay. So, check. Ano nga po pala itong SNDT? Okay. So, patalakay natin yung ating... I-mute ko lang po yung ating mga kaibigan. Pwede po kayo mag-mute para naririnig ng iba natin. Sinin pa. Sino pa ba? Wait lang po. I-mute ko lang po yung mga ano. Okay. Wala na. Mute na siya. Okay. Okay. Meron pa mga sasalita. Ito lang po. I-mute na lang po yung iba para ano para dire-diretso po tayo. Yan, thank you po sa lahat. Okay. Mabilis lang po ito, huwag po kayong kukurap. Siguro mga 15 minutes tapos na ako mag-present. At mas gusto ko pong pag-usapan natin yung mga concerns ninyo at yung mga nais po ninyo malaman. Kaya ang SNDT Express, siya po ay basically is logistic business. Ito po ay katulad ng nakikita ninyo sa NBC or JNT or sometimes yung JRS. So parehas po siya, huwag po kayong mag-alala. Ganyan lang, ang marami po tayong pagkakaiba sa kanila. Sobrang laki po at sobrang layo po ng agwat natin sa kanila. Pagdating sa technology at saka yung mga updates natin about sa applications at the same time sa parcels and courier express na meron po tayo. Napakalaki po ng pagkakaiba natin sa kanila. Okay? So, ito nga po, katulad na nabanggit ko, ang SNDT po ay sa courier service. Okay? Isa po siyang logistic business na kakaiba. At the same time, hindi po ito bago. Ito po ay matagal na. Ito po ay halos 10 taon na ho na tumatakbo. Hindi lang ho napapansin ng iba. Okay? Okay, ano po ba ibig sabihin ng SNDT? Kailangan po natin itong alamin. So, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano po yung behind ng company, saan po tayo nagmula, at ano bang ibig sabihin ng SNDT. Okay? Ang ibig sabihin po ng SNDT is Saint Nicholas de Tolentino. Ito po ay isang patron doon sa lugar nila ng ating founder. Dito po niya ito pinangalan. At ito po ay naitatag noong 2011. So, mag-11 years na po siya ngayon taon. Okay? So, hindi po ito bago. Mas matanda pa po tayo sa JNT. Okay?
huwag kayong malilito doon. Yun po ang advantage natin sa kanila. At the same time, ang SNDT po ay nag-focus siya doon sa mga malalaking corporate. Okay? Yun ang hinahandle niya. So, kung minsan hindi niyo po nakikita, hindi niyo po napapansin kung bakit wala kayong nakikitang mga SNDT sa mga kanto or doon sa mga lugar natin. Kasi nakafocus po siya sa malalaking corporate client. Okay? Doon po siya nag-start. Dahil po na master po ni SNDT yung tinatawag na inter-courier troubleshooting. Okay? So diyan po nagkakaroon ng concern ang mga malalaking logistic company, which is na master po ng may-ari ng SNDT. Okay? So that is why imbis na problemahin pa ni LBC to o ng iba pang mga malalaking cargo, eh ipinahandle na lang kay SNDT yung lahat ng masakit ng ulo katulad ng mga reklamo about parcels, imbis na mapadala sa Visayas, napupunta ng Mindanao, diba? Doon po yung ginaasikaso ni SNDT. At the same time, isa sa mga malalaking corporate ang hawak ng SNDT ngayon, which is yung mga multi-level marketing companies, at the same time, mga corporate companies, katulad ng Linen Green, yung ating pong pinakamamahal na Linen Green, Classic Herb, G-Pax, IM Worldwide, Pigba, Wally Central, Cyberlink, Logo, Hobby Shop, Next Gen, Filipino Art, Win International, Bulacan Express, Togo Express, Air Cargo, Cebu Pacific, at marami pa pong iba. Okay? So, dyan po, mapapagtibay natin na ang SNDT ay hindi ho yung nag-i-start lang ng logistic company, bagkos ito po ay meron ng experience or expertise pagdating sa handling ng mga courier services at malalaking cargo. Okay, yan po yung ipinagmamalaki ni SNDT. So kaya naman, si SNDT, nung ito ay kanyang sinimulan at kaya ay, siya ay ready na para sa expansion nationwide na gagawin at international, ito po yung time kaya po siya is ibinahagi yung kanyang blessing sa ibang mga kababayan natin, katulad ho natin, para magkaroon din ho tayo ng sarili ating negosyo ng logistic. Okay? Next. Eh, sino ba yung may-ari ng SNDT? Okay, walang iba po kundi si Sir Edward De Ligero. Okay? Siya po yung president and founder ng SNDT. Okay? Si Sir Edward po, siya po ay civil engineer. Okay? Siya po ay taga-Butuan. Okay? Siya po ay nag-start bilang salesman. At the same time, nung same din na taon na yon, siya po ay napunta sa isang kooperatiba. Okay? So, nung napunta siya sa kooperatiba, hindi po siya naging satisfied doon. Lumipat po siya sa isang banko. Okay? Lumipat siya sa land bank, retail institution. At the same time, doon po niya nagamit yung kanyang expertise. Kaya naman po, mabilis siya na-promote. Siya yung pinakabatang manager noong 2007 sa company nila. At yung pinakabatang manager na master niya yung pag-handling ng credit investigator. So magaling si sir sa mga investigator. Kaya yung mga riders natin, yung mga truck natin na mga client natin na nagpapanggap or hindi totoong client, ay madali ho natin madedetect through our ating expertise and our technology. Okay? So, kung siya po ay nagkaroon ng expertise at nagkaroon ng konting pera, siya po ay noong 2009, nagtayo ho siya ng dalawang negosyo. Okay? Sabi niya, okay na to para panimula. Nagtayo po siya ng dalawang negosyo. Ang good news po, nagsara po ito. So, ibig sabihin, hindi pa niya time para magnegosyo noong 2009. Kaya naman po, napilitan siyang magtrabaho or mag-apply. Dito na po siya nag-start sa LBC. Okay? Siya po ay tinanggap ng LBC para sa handling corporates. Ang hinahawakan po ni Mr. Edward is yung mga corporate na malalaking account, yung mga may mga logistic, okay? So yun po yung hinahandling niya. Ang kagandahan po dito, yung expertise niya, lahat binigay niya doon yung buong buos ng nalalaman niya pagdating sa logistic, eh siya po ay isa sa mga nagpaangat ng kita ng LBC ng that time. Kaya naman po siya ay nakilala nationwide sa LBC. So nung siya po ay nakilala at siya po ay nasa top 5 bilang sa sales, okay? Siya naman po ay ipopromote bilang business development ng LBC. Kaya lang po, hindi na ho niya ito tinanggap. Ang ginawa ho niya, siya na po ay nag-resign at itinayo na ho niya ito pong SNDT.
Ang maganda po kay Sir Edward, yung ating presidente, ay mayroon po siyang mabuting puso dahil siya po ay personally nagpaalam sa may-ari ng LBC. At ang kagandahan naman po dahil sa pinakita niyang honesty, eh, siya naman po ay pinayagan. Hindi ho doon natapos ang kanilang pagsasama ng LBC at saka yung SNDT. Ginawa pa po ng LBC, kinuha pa rin yung SNDT as a troubleshooter courier nila. Kaya nga po existing pa rin yung pagtutulungan nilang dalawa pagdating sa mga concerns ng ganyang courier. So, nandun pa rin po. So, nung tinayo po niya yung SNDT at sa loob po namang ng isang taon, ay nakapagbigay siya ng magandang sales sa LBC. Hindi lang po yun, na ayos po niya yung concerns ng mga kliyente pagdating sa courier na maraming concern. At that's the time, nag-decide po siya na magtayo at maging independent ng sa kanya. Okay? That is why nagplan po siya na magkaroon ng maraming franchise SNDT nationwide. At ang target po natin is at least makapagkaroon tayo ng 1,000 franchise sa buong Pilipinas. Okay? At saka sa ibang bansa. So yan po yung target target ni Sir Edward sa SNDT. Ngayon, sir, ano namang pagkakaiba natin sa mga ibang courier services na mayroon tayo? Okay? Ano yung advantage natin sa kanila? Kaya natin masasabi na mas maganda at ahead tayo. Kung mapapansin niyo po dito sa diagram, meron dito sinasabi na services offered, yung category na yan. Yung mga services offered na yan, ibabase natin kung ano yung mga ability na meron sila at meron din tayo. Pagdating po sa sea cargo, air cargo, at land cargo, ang malalaking logistic company, katulad ng LBC, JRS, JNT, meron po yan. Kaya lang, itong mga nakamotor, which is Grab and Lalamove, kung mapapansin nyo, wala naman silang air, tsaka wala naman silang sea. Okay? So advantage tayo lahat, SNDT, na meron din po. Same day delivery, ito po yung mga apps, yung mga express ng mga nakamotor. Kaya kung mapapansin niyo yung big three na logistic natin, wala niyan. At ang Grab and Lalamove, of course, kasi lahat sila nakamotor, mabilis po yung same day delivery nila. So, katulad din ng SNDT, meron din ho tayo niyan sa franchise nyo. Express delivery, same din po. Yung three logistic companies, wala po sila niyan. Tayo meron ng SNDT, Grab and Lalamove, meron. Pabili services, ito yung mga nagpapabili ng mga, halimbawa po sa lugar ninyo, mayroong magpapabili ng kanilang grocery at pagkain, pwede po tayo dyan, yung ating SNDT. Kaya lang, itong three big companies, wala po niyan. At syempre, yung Grab and Lalamove, meron po niyan. Okay? Same time, ito yung sinasabi kong expertise ng SNDT, yung inter-courier troubleshooting. Syempre, expert po tayo dyan. Pagdating sa sabi ko, itong malalaking kumpanya ay nagpapahandle po sa atin pagdating sa mga problema na yan. Ang Grab and Lalamove, wala po niya. Okay, dito naman po tayo sa safety and security. Sa safety and security na ating packages, safe na safe po sa atin. Okay? At yung, ito naman po, makikita nyo yung LBC, JRS, and JNT. Okay naman din sila, safe din naman sila. At yung Lalamove and Grab, mas safe yan kasi one day delivery lang yan. Pagdating naman sa freezer cooling system or yung mga perishable cargo, yung mga nabubulok or yung mga frozen goods na kailangan, tayo po, SNDT, meron yan. Yung three big logistic company, wala po sila yan. Yung Grab and Lalamove, wala din po sila yan. Ay, tayo po, meron yan. Okay. Pagdating naman sa mga rider mobile apps, yung tatawag na application, ang SNDT po meron. Yung three big companies na sinasabi kong logistic, eh, wala pa po sila yan. At siyempre, of course, yung Grab and Lalamove, meron po sila yan. SMS code system, ito yung coding system na meron tayo pagdating sa mga courier at sa mga express natin. So ang SNDT, meron po yan. Yung three big companies natin na existing, wala. Grab and Lalamove, wala din po. Customer service naman, kung paano natin masasabi ng ating servisyo ay mas maganda. Kung makikita nyo po yung respond dito, isa sa mga pinakamabilis na tinutugunan ng SNDT dahil meron po tayong mag-handle yan ng mga call centers sa mga concerns natin sa courier and express. Ang LBC, ito marami akong experience dyan sa mga pinapadala ko. Minsan yung maaabot po sila ng isa o dalawang araw bago sumagot. Okay? At ang Grab and Lalamove naman, makakandahan sa kanila. Pag nagpa-deliver ka, pwede mo agad silang i-text din kasi one day process lang sila. Lead time of delivery, syempre sa atin, mabilis din.
ang NBC Express at saka JNT Express and JRS, okay naman din sila, mabilis din. Grab and Lala Move, mas mabilis din yan dahil one day din po. Lead time of return, ito po yung return to sender na tinatawag. Kasi minsan mayroong tayong pinadala na mayroong tayo pong pinadala na hindi kinukuha ng ating mga pinagpadalahan. So kailangan bumabalik po yan sa atin. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa atin, mga 5 to 7 days, maibabalik na natin doon sa nagpadala. Ito, experience ko po ito dito sa mga malalaking logistic na to na umaabot po yan ng isang buwan minsan. Minsan nga 2 months ang worst eh. So yung Grab and Lala Move, wala pong ganyan. Patingin po sa regular client natin, kasi meron tayong tinatawag na mga regular client. Minsan kasi merong charges yan, di ba? Pagka nagkaroon ng return to sender, siyempre yung pagbalik po sa inyo, may costing nyo, may gastos. So tayo sa SNDT, kung meron tayong mga regular client, hindi po natin sila sinacharge ng 100% doon. At least 50% yung mga regular client natin. So doon naman sa mga logistic na nandito, NBC, JRS, at saka JNT, minsan po talagang kung magkano yung ginastos nila pabalik sa inyo, ay babayaran po ninyo bago nyo makuha. So ito namang Grab at saka Lala Move, wala naman po silang ganun dahil one day delivery po sila within the area. Okay? So, pending, ito namang mga corporate, yung mga VIP clients natin, yung mga malalaking clients, minsan po hindi na natin pinapacharge sa kanila. Kasi more or less, pagka malalaking clients, eh, minimal naman ang mistake nila o yung pag-handling nila, hindi naman pa isa-isa, malakihan naman po yan. So, pagdating po sa pending shipment natin, o to, sa atin po, yung nai-stock yung ating parcels, di ba karamihan, pag pinadala natin, hindi nila kinukuha. So, nai-stock doon sa area ng pinadalhan. Halimbawa, sa Mindanao, nandun lang siya sa may franchise sa Mindanao na hindi wala naman pumipick up. So, minsan po nagkakaroon ng charges yan. Sa atin po, walang charges within 15 days. Okay? Sa kabila naman, itong mga malalaking kumpanya na to, eh, binabalik ho agad dun sa sender. Ano ba? Return to sender agad ang ginagawa nila. So, siyempre, yung Grab and Lala Move, wala po silang yan. Okay? Muling din po, yung refund ng mga client, yung may mga damage na mga parcels, tayo po, binibigyan natin sila ng 7 to 15 days para i-refund natin yung kanilang parcels. So yung mga big logistic company, umaabot nga po ng 1 month or minsan 2 months yan bago po i-refund sa inyo yung inyong pong parcels, yung worth ng parcels natin. Okay, so ito po yung category natin sa ibang mga logistic na meron po tayo. So makikita nyo po sa atin, puro green po lahat. Okay? Puro green po lahat yung ating services and ano natin sa mga client natin. Next! Services offered. Ito na, makikita nyo po dito, di ba? Ito naman, pinalakihan lang ho natin para natin mas maintindihan. Via sea cargo, via air cargo, land, same day delivery, meron tayo. Express delivery, meron po tayo niya. Lipat bahay, pabili. Ito po yung nakikita ninyo sa mga paligid na mga may motor na may box sa likod, pabili po ang tawag doon, o tawag sa atin, express, at yung inter-courier troubleshooting. So kung mapapansin ninyo, itong LBC, JNT, JRS, Grab, and Lala Move, sila lahat may mga red at may green din. Kasi meron din silang mga party niyan na meron din silang services na yon at meron silang mga party niyan na wala din doon. So ang SNDT, lahat ng problema po nila, lahat ng concern nila, ay tinugunan po natin, kumbaga sinagot po natin pagdating po sa delivery na meron tayo. Okay? Safety and security, safety of the packages, freezer cooling system and perishable cargo, meron tayong mga truck na may cooler para sa mga perishable at mga frozen goods. Okay? Rider mobile apps, yung mga rider po natin, may mga application din po yan sa kanila. Okay? At SMS code system natin. Pagdating po sa courier natin, pwede po natin malaman kung nasa na po ba ito at kailan po dadating doon sa pagpapadalhan natin. Yan po yung mga features na meron tayo na kung mapapansin po natin sa LBC, JNT, JRS at saka Grab and Lala Move ay meron silang green at meron din silang red. So tayo po, katulad ng sinasabi ko, ang SNDT, minaster po niya yung mga concerns ng mga logistic. Okay, dahil yan po yung expertise ng ating presidente. Puro troubleshooting, puro yung kung ano yung concern yun ang lagi niyang ginagawa ng paraan. Okay? Next.
Okay. Customer service. Ah, bumalik. Okay. Ano naman pong itsura ng ating franchise store, sir? Meron po ba tayong standard dyan? Okay. Sa atin po, yung 15 square meter po yung ating pinaka-minimum. Okay. Na lugar. Kung meron tayong ganong kalaki, pwede na ho natin simulan doon or tayuan ng ating SNDT Express. Kung mapapansin nyo po dyan sa ating signage, meron kayong makikita sa upper right corner na harap likod. Okay, para yung mga dumadaan na papunta dito sa kanan at sa kaliwa, nakikita nila na mayroong SNDT dito sa lugar natin. Siyempre, sa harapan, may mas malaking signage. Okay? At doon sa loob, meron din sa signage. Diyan, sinasuggest po namin na mas maganda po yung company na ang gagawa yan para meron tayong standard pagdating sa signage. Okay? Tapos, bibigyan din namin kayo ng mga pre-tarpaulins, pre-posters, yung libre po dyan sa pinto na idinidikit. So, lahat po yan, company po ang nagpo-provide sa inyo. Eh, ano naman po itsura sa loob, sir? Ito naman po yung itsura ng loob natin. So, depende po sa inyo kung gusto nyo pong lagyan ng TV, katulad yan. Meron silang napapanood o nakikitang updates about SNDT. Okay, kung gusto nyo naman kailangan ng sulatan ng mga kliyente natin, pwede naman din. Pero kung nag-i-start kayo, pwede na yung sa front desk na yan na simulan nyo. Kung gusto nyo naman na may upuan na ganyan, ito, mahal to, bakal to eh. Or depende kung mag-start kayo sa monoblock or gusto nyo wala muna, pwede rin po. Basta ang design lang ho natin, importante yung sa cashier natin at yung ating tiyatawag na warehouse o bodega, yung maliit lang na bodega na paglalagyan ng mga parcels natin. Kaya mapapansin mo sa likod may pinto pa yan na paglalagyan ng at staka ng ating mga parcels delivery. Okay? So, ganito yung basically ng loob ng SNDT franchise natin. Ngayon, ang gagawin po natin, kung meron na po kayong napiling lugar at nasukat din po yung sukat ng inyong franchise na pagtatayuan, ibibigay nyo lang po sa amin yung sukat na yan. Pagkabigay nyo po sa amin yung sukat ng inyong lugar, ay ibibigay na po namin sa inyong design kung paano nyo po yung gagawin. Okay? Ngayon, kung kayo naman po ay walang alam para mag-renovate or itayo yung inyong franchise, ang SNDT po, tutulungan po kayo kung paano nyo po ito simulan o paano nyo po ito itatayo. At the same time, kung kailangan nyo po ng mga tao, okay, pwede rin po tumulong ang SNDT sa inyo dahil meron din po kami mag-handle sa manpower dahil marami din po nag-a-apply sa atin online para magkaroon ng trabaho at para magkaroon din yung mga motor natin sa area ninyo na nandyan na, di nyo na host kailangan. So, kailangan nyo na i-provide yung franchise ninyo, yung services ninyo na nandyan. Okay? Ngayon, paano naman po yung sa mga rider na narinig ko? Kasi sabi nyo po, meron tayong tinatawag na express, SNDT Express, yung mga nakamotor. Katulad po ba yan yung mga nakikita namin dito sa kalsada na yung Lalamove, Food Grab, Food Panda? Yes po, parehas na parehas po. At hindi nyo po trabaho na bumili ng motor para magkaroon po kayo ng mga riders. No. Yung po mga riders ninyo, mga nagmumotor sa lugar po ninyo, sila po yung ating i-hire para maging express delivery natin. At the same time, ito pong t-shirt na yan, long sleeve, bags, at iba pa na mga kailangan nila at yung mobile apps nila na i-download, ay sila po, ang mga riders po magbabayad niya. Okay? 2,500 po lahat po yan. Sama na po yan sa kanila. So, hindi nyo po sagot yan. Sagot po nila yan. Okay? So, ang kagandahan dito, once na meron na po tayong na-hire ng mga riders, kami din po ang mag-orient niyan, hindi rin po kayo. Okay? At kung kayo po ay merong mga kaibigan, kamag-anak, at kakilala ng mga riders na din before sa ibang companies, mas maganda po kasi mas madali po silang matatanggap, mas madali po silang magkakaroon ng familiarity sa ating application. Okay? Mas matutuwa po sila dito dahil mas mura tayo, mas malaki kinikita nila. Nagkakatulungan po yung franchise at yung mga riders natin sa atin. Okay? Next. Okay, paano naman po yung magkano yung po yung gagastusin ko? Paano po ba ako mag-start? Magkano po ba yung franchise fee niyan? Yung SNDT na yan. Okay. Dito po sa diagram na to, mapapansin nyo, nakalagay first class, highly urbanized city. Kasi meron po mga cities na mataas po yung cost of living. At meron naman po tayong tinatawag na mga probinsya na mga mabababa yung cost of living. Ngayon,
pag-usapan po muna natin yung mga cities na matataas yung cost of living, katulad ng NCR, yan, o dito sa Metro Manila. Magkano yung pwede kong gastusin para makapagpatayo ako ng SNDT? Okay, number one, meron po tayong tinatawag na system or yung mobile application na kailangan po ninyo. Importante ho yan. Hindi ho kayo makakatanggap ng parcels, hindi kayo makakatanggap ng mga express delivery kung wala ho yung ating technology, mobile apps at yung system natin. Okay? So ang tawag po namin dito is yung 90,000 na franchise fee. Okay? Yan lang po ang kailangan ninyo bayaran para ma-secured ninyo yung area po ninyo. Ulitin ko po, ito pong ating ito pong 90,000 pesos. Ang lahat po ng services na sasabihin ko po, babanggitin ko po mamaya, ay kasama na po doon. Nakapaloob na po yan. So, ito rin po ang nagsisilbing security ninyo sa lugar ninyo. Kung kayo po ang nauna sa cities, probinsya, municipalities, once na kapag down kayo ng 90,000, kahit wala pa yung inyong franchise, hindi pa po na itatayo, okay lang po, at least na i-secured natin, na itatak natin yung pangalan ninyo na kayo po ang nauna diyan, okay? Halimbawa si Sir si Ma'am Cristina, siya ang nag-franchise sa lugar niya. So, siya po yung bibigyan ng company. At ang maganda dito, sasabihin ko na rin po, once na po kayo nakapagbayad ng 90,000 as a franchise fee, yung lock-in area nyo, okay? Ang maganda po dito, pinayagan po tayo ng SNDT ng 90 days para itayo ang inyong franchise. Siyempre, of course, mas maaga, mas maganda. Okay? Pero kung sisimulan po ninyo yung security ng area ninyo, bibigyan po kayo ng ganung araw. Okay? At ang maganda po dito, ang good news din po, once na nakapag-lock-in kayo ng 90,000 sa area po ninyo o municipality or cities, pwede nyo na hong simulan yan sa bahay. Pwede na ho kayo tumanggap yan sa bahay ng express, okay? Yung mga nakamotor, para po mapamiliarize ninyo kung ano po yung negosyo nyo. Kayo po mismo, pwede nyo po yung umpisahan. Siyempre, huwag po kayo mag-expect agad ng malaki. Yung pang tinitingnan nyo lang po na kung paano tumatakbo. It's like ng normal na delivery ng motor na pwede nyo yung i-cater sa bahay po ninyo. Habang ginagawa natin yung renovations, permits and licenses, training sa mga tao, at training sa mga motor or riders natin. Naintindihan po ba? Okay, naintindihan. Good. So aside from 90,000, syempre po, ito po ang isa pa sa mga i-handle po ninyo. Kumbaga ay kailangan po ninyong punan. Ano po yan? Ito po. Okay? Yung 30,000 po, kasama na po dyan yung signages, lahat ng materials and services. Importante po yan. Ngayon, kung meron po kayong lahat po ng figure na ipapakita ho namin dito, ito po ay binase natin sa tama lang dito sa first class na cities. Okay? Yung pinakasagad, pinaka-worst na to. Okay? Hindi po ibig sabihin namin na itong figure na to na mga kailangan yung gastusin ay hahanapin nyo yung ganyang presyo. Hindi ho. Kung meron po kayong kaibigan na gumagawa ng signage na mas mababa pa, kung meron po kayong kaibigan na nagre-renovate na mas mababa pa, eh mas maganda po. Kami, binibigyan lang ho namin kayo ng idea kung magkano po yung pwede ninyong magastos or ilaan para po dito. Sa signage, 30,000. Kung meron kang tropa, kaibigan na gumagawa niyan, na mas mura mo pong makukuha dahil kumpare mo o ninong yung anak mo o whatever, pwede nyo pong lapitan. Kung meron po kayong kakilala na may pwesto o siya may-ari ng pwesto na makakatipid kayo sa rentals, okay lang din po. Dito po, nilagay natin yung estimated na renta sa cities. Okay? Sabi ko, highly urbanized cities. 30,000 a month. Okay? Sa 30,000 a month, let's say sabihin na natin 1 month advance, 2 months deposit, that is 90,000 pesos din. Okay? Huwag po kayo mabibigla, uulitin ko, ito po ay estimate lamang. Siyempre, mas maganda kung makakahanap kayo na mas mura, mas matipid, kaibigan ninyo may-ari, mas maganda. Okay? Branch renovation, equipment, computers, printers, etc., licensing permits, at iba pa, aabot ng 150,000. Siyempre, kailangan yung pinturahan, lagyan ng magandang pwesto,
Siyempre, lagyan ng signage, may mga ilaw, kuryente, etc. Sabihin na natin aabot na 150,000. But then again, ito po ay isang estimate lamang. Kung meron kayong kaibigan, tropa, kamag-anak na contractor, marunong gumawa niyan sa renovation, mas maganda po kung kayo po ay makakatipid. Ito po ay example lamang para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung inyong ilalaan sa inyong franchise. At ang total po niyan ay 360,000. Ang kalaki po niyan dito, yung mga libreng trainings modules sa inyong mga empleyado, okay? Uniforms nila doon sa kanilang franchise. At syempre, yung mga soon to open now, mga tarpaulins, stickers, and posters, SNDT po ang magpo-provide niyan dito. At ang maganda po dito, pagdating po sa marketing materials ninyo, pag-convince or pag-dami ng mga merchants, ang SNDT din po ang tutulong sa inyo. Magkakaroon, kung gusto nyo, kailangan ng motor trade, gusto nyo paradahan yan, makagamit ng mga motor sa lugar ninyo, SNDT din po ang gagawa niyan para sa inyo. Kailangan nyo lang po yung pwesto ninyo, yung services ninyo, dahil po ang SNDT ay hindi humadamot. Binibigay po natin yung kanyang sansa na kumita rin yung kanyang ang mga mamamayan dito. Ito pong negosyo na to ay kahit po magkaroon pa ng pandemya, ay sisiguraduhin mo natin na hindi po tayo malulugi. Dahil ito po ang kailangan natin sa panahon ngayon. Lahat po ng technology, lahat na nakikita po ninyo na nandyan sa kalsada na ginagamit at nagiging patok, nandito na po lahat, i-explain ko po isa-isa. Okay, so kung kayo naman po ay walang, kung kayo po ay may mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na trusted ninyo na gusto nyo maging tao, pwede rin nyo po yun isabi sa amin or i-recommend sa amin para i-train. Kung wala naman po kayong tiwala sa inyong kamag-anak at kaibigan at mga kumpare nyo po, pwede naman po ang SNDT ang mag-provide ng mga tao para sa inyo. Kasi ulitin ko po, marami pong nag-a-apply para sa akin. So, pwede rin po yun. I-assign namin doon po sa franchise office ninyo. Okay? Next. Sa first class highly urbanized city, paano po ang kitaan dyan, sir? So, naintindihan ko na yung aking gagastusin at naintindihan ko rin na estimated yung 360,000. Sabihin, depende sa akin kung mayroong pang mas mababa akong makukuha. Okay, paano naman na kukikita? For example, sir, nagastos ko 360,000. Computein po natin yung SNDT Express ninyo sa lugar. Ang target po natin within the year, ito na pong taon na to, ito pa rin pa isa pinaka-worst na pinumpute natin. Let's say 20 riders lang. Within the year, worst na yan. 20 na motor lang na meron tayo na nag-cater sa franchise ninyo. Parcels, courier, pabili, express, lahat-lahat na. 20 riders. Tapos, ang target natin, sales per courier na dumadating, yung RMS natin, nagpapadala, is 45 parcels lang a day. Worst yan, ha? Eh, hindi naman ako naniniwala na 45 lang. Kasi yung isang kaibigan natin, di ba marami tayong kaibigan ng online seller, so marami sila na ipapadala. So, ang target lang natin is 45 parcels a day. 45 courier a day. 20 riders a year. Yan lang ang target natin para tayo makabawi. So, paano natin kukumpitin yan, sir? Revenue. Halimbawa lang, sa isang rider, sa isang motor, sa isang rider sa motor, kumikita lang kayo sa isang motor na yan ng 105 pesos sa isang motor lang sa loob ng isang araw. Okay, ulitin ko, sa loob ng isang araw, yung motor po natin na rider natin, yung express rider natin, 105 lang kinikita natin sa isang araw. At dito naman po sa ating mga courier o yung RMS natin is 35 pesos per parcel o yung per padala na parcel natin, courier, ang kinikita natin. Sa rider, 105 isa lang sa rider at 35 pesos naman per parcel doon sa mga nagpapadala ng mga parcel natin. Paano po yung computing natin, sir? Okay, ito na po. Huwag na po kayong kukurap. Ito na po yung ROI ninyo na matatanggap kung kailan. Halimbawa, nag-start po tayo ng July. Okay, tapos na yung June. July na. Naitayo na yung franchise natin. At kung mapapansin nyo dito, nakalagay dyan 6 riders lang. So hindi natin na-hit yung 20. 6 lang sa unang buwan. At ang worst pa dito, yung parcel na nagpapadala, 13 lang. 13 na parcel na nagpapadala sa inyong franchise. 'Di ba? Let's say sabihin mo nang ikaw pa 'yon o kamag-anak mo, 'di ba?
So nagpapadala. Paano po ang computan yan, sir? Income, rider. Di ba ang sabi ko po kanina, 105 per rider. Eh sa unang buwan, meron ka ng 6 rider. At kumikita ka ng 105 sa kanila kada isa. So 6 riders times 105 times 30 days, ang lumabas po dyan is 18,900. Ulitin ko po, 6 riders times 105 pesos per rider times 30 days, 18,900 ang kinita po natin sa riders. Okay po ba? Malinaw? Balik naman tayo sa parcel. Paano tayo kikita? Eh, ang parcels lang natin dyan sa unang buwan, 13 lang eh, nagpapadala. So, 13 parcels times 35 pesos, di ba, nabanggit ko kanina, 35 pesos yung kinikita natin per parcel, times 30 days, ang total po niya is 13,650. Yan po ang kinita natin sa parcels natin. Eh, paano naman kung merong other services? Halimbawa, merong nag-bills payment or remittance, let's say sabihin natin 3,000 pesos na yan. Okay? Eh, yung expenses natin, sir, may expenses tayo, may inuupahan tayo, may binabayaran tayo yung sinusweldoan. Isasama natin yan para makita natin kung negative ba tayo o positive sa unang buwan. Meron po tayong tinatawag na system maintenance every day. Since tayo po ay mobile apps at tayo po ay meron din sa online, sa ating computer, meron tayong palagi updating. That is why meron tayong system maintenance na 1,000 lang every month. Okay? Next, yung rentals natin, naalala nyo, rental natin, 30,000 dahil highly urbanized cities. Meron tayong mga supplies na binibili, utilities, mga tape, ballpen, etc. Or binabayaran kuryente or tubig. That is 35,000 ang binabayaran natin buwan-buwan. Manpower, ito po yung mga empleyado natin. Halimbawa, meron kayong isa or dalawang empleyado na ating binabayaran sa unang buwan. Sumweldo sila 15,000. Taxes and licenses. Siyempre, every month kailangan nating mag-declare ng ating tax. Ang kagandahan po sa SNDT, yung ating mga franchise po dyan, kayo po lahat, ay tinutulungan po ng ating accountant sa SNDT pagdating sa taxes. Okay? Para po hindi kayo magkamali o hindi po kayo malito. Okay? Kontakin nyo lang po yung head office natin about sa taxes. Bibigyan po nila kayo ng pamamaraan kung papaano po. Huwag po kayo mag-alala dyan. At other miscellaneous expenses, ito po yung mga hindi nating inaakala na mayroon pa pala tayong mabagagastos na bigla-biglaan. So ang total po niyan, kung i-add natin yung ating kinita, income minus expenses, negative po. Nako, negative tayo noong unang buwan. Negative 26,000. Eh, syempre, nag-start pa lang tayo ng unang buwan. Pasukin na ho natin yung pangalawang buwan. Kung mapapansin niyo po sa pangalawang buwan, 12 na po yung riders natin. 12, nadoble na. Noong unang buwan, 6. Ngayon, 12 na yung riders natin. Yung parcels natin, na halos sa doble din. Doble na. Dati 13, ngayon 27 na kasi kumalat na yung mga online seller. Mas mura si SNDT kaysa kay ganito, kay ganyan. Dito tayo. So lahat nagpadala na po sa lugar ninyo. So magkano na po ang kikitain natin yan? Eto na po. Tayo po ay nagpositibo na. Hindi po sa virus, kundi sa kita. O di ba? Nagpositive na po tayo sa ating kinikita. Kanya lang, mababa pa lang. 9,650. Pero maganda dito, bawas na po yung inyong mga expenses dyan. Tingnan naman po natin yung pangatlong buwan natin. Kung mapapansin nyo po, yung riders po natin, hindi na po 12, 18 na kasi nadagdagan na. Kasi umimigay na yung SNDT Express sa lugar ninyo. Okay? Pre, mas mura yung SNDT Express, mas malaki pa kinikita natin. Di ba? Tapos yung parcels po natin, halos dumoble din. Naging 40 parcels a day na. So magkano naman po yung kikitain natin in third month? Ay, medyo maganda na po yung figure na ito, 45,200 ang kinita natin in third month. Pagdating naman ng fourth month, yung riders po natin, na-hit na natin ng 20 kasi yan yung target natin, di ba? Na-hit na rin natin yung parcels natin na 45 a day ng araw ng ika-apat na buwan, nakuha na natin sila lahat kasi dumadami na yung riders, dumadami na yung nagpapabili, dumadami na yung courier natin, dumarami na rin nagpapadala. So magkano na po ang kikitain natin dyan pagdating po sa ating parcels and riders na dumami? Kung mapapansin nyo po, 57,750. Okay? So mas maganda na po yung figure na kinita natin, hindi katulad ng unang buwan. Ulitin ko po, ang kagandahan dito, hindi ho natatapos sa 45 parcels lang. Napakaliit po yan. Okay? Sabihin, pwede pang mas mataas pa po dyan. Okay?
At the same time, yung riders, kinukumpute po natin yan sa isang rider lang na kinikita ng isa. Ang maganda po dito, kung mas maraming riders yan, at hindi lang po 105 ang kinikita natin, mas baka marami pa silang express na mangyari, mas mataas pa yung figure. Ngayon, paano natin kukumputin yung ROI kapag ipifix natin na ang ating franchise ay kumikita ng 57,000 every month? Halimbawa, ifix na natin yan. Huwag na nating itaas pa, huwag na nating ibaba. Kumbaga, dyan na lang tayo nag-a-average. Ngayon, kung mapapansin nyo po, sa unang buwan, negative. Pangalawang buwan, 9,000. Pangatlong buwan, 45,000. Pangapat na buwan, 57,000. At panglima, sabi ko nga po, nag-fix na tayo ng 57,000. Nung anim, 57,000 pa rin. Nung pangpitong buwan, 57,000 pa rin. Pangwalong buwan, ganun pa rin. At pangsyam, ganun pa rin. Ang good news po, pagdating po ng ninth month, nakuha nyo na po yung ROI nyo. Pangsyam na buwan. Hindi pa po natatapos yung taon. Naka-ROI na po kayo. Ngayon po, ulitin ko po ha, ang pinag-uusapan pa lang po natin dito ay yung mga motor at yung courier lang. Hindi pa po, di po nasasama yung mga bills payment, remittance natin. Kasama pa po yan doon. At yung mga futures na projects ng SNDT na ngayong taon or ngayong taon, baka this year mailabas na natin. Okay? So, at ang sinabi ko, 9 months lang, nag-ROI na ho kayo. Kaya huwag po kayong mag-alala kung unang buwan pa lang nag-negative na po kayo. Okay lang po yan. Basta po yung pagdating sa promotions, merchants na mga kailangan ninyo ay pinag-usapan na ho namin yan noong nakaraan kung paano gagawin po ng marketing ng SNDT para po makilala at dumami ang ating mga express delivery, yung mga nakamotor. Okay? Next. Eh, paano naman po, sir? Eh, hindi naman po ako taga-city o yung NCR na sinasabi mo o yung highly urbanized city. Sa probinsya ho ako. Sa Bicol, marami po kami dito pero nasa pinaka municipality lang po ako. Hindi po ganyan kataas. Meron din po tayong competition dyan. Kaya lang po dito, ipapakita ko lang na mabilis kasi binabaan lang natin. Gusto lang din natin makita na kailan din siya mag-ROI. Ito na po yun. Same pa rin, 90,000 pa rin yung kailangan natin ilaan sa secured ng municipality natin. Dyan sa 90,000 na yan, uulitin ko lang sa mga bagong dumating, yung 90,000 na yan, secured yung area nyo, bibigyan kayo ng 90 days para maghanap, itayo ang inyong franchise, asikasuhin ang mga papeles. At ang good news, yung 90,000 na yan, nasa secured yung area nyo, pwede nyo na pong simulan sa bahay yung express delivery para mapapamiliarize nyo po ang negosyo. Yung takbo ng negosyo in and out, makita po ninyo. Yan po si SNDT. Kahit hindi pa na itatayo, pinapayagan na ho kayo para pag naitayo siya, at least may idea na kayo mga may-ari niya para tumatakbo yung business niya. Para pag naglagay kayo ng tao, alam nyo po yung in and outs ng inyong negosyo. Okay? 90,000 lang ho, secured yun yung area nyo in 90 days. Okay, next. Signage, kailangan po yan. Indoor, outdoor. Estimated ng rentals ng municipalities, let's say sabihin natin 30,000 din, worst. Diba? Sabihin na natin 15,000 per month, nakalagay dito, estimated. O eh, minsan 1 month advance, 1 month deposit lang, kaya 30,000. Okay? Branch renovation, sabihin na natin, same din, 150,000. Yung kailangan ninyong equipment, kailangan ninyong printer, computer, licensing, permits, pintura, lahat-lahat na, 150,000. Ulitin ko sa mga bagong pasok, ito po ay estimated price lamang. Huwag po kayong maghahanap ng pwesto na talagang 30,000. Hindi po ganun. Pinapakita lang po natin na ito yung estimated natin. Kung nakakita po kayo na mas bababa pang rental, okay po yun. Kung meron kayong kaibigan na pwedeng mag-renovate ng area ninyo na mas makakamura kayo, okay din po yun. Wala pong problema. Okay? At ang kasama po dyan, ang total niyan, 300,000. Siyempre, libre din po yung trainings, online modules, o yung training sa mga tao, training sa mga motor, at yung uniform nila doon sa area nila, at yung mga tarpaulin, posters, stickers na kailangan po ninyo sa franchise nyo. Ito naman po yung kailangan natin para mag-ROI tayo. 20 riders din po ang goal natin sa mga municipality, yung mga probinsya na meron tayo. 30 parcels naman ito everyday, hindi 45. Yung sa kanina, 45. Ito 30 lang. Okay? Revenue, sabihin na natin sa rider, kasi mas mababa yung cost of living sa kanila, 70 lang ang kinikita nila sa isang rider, okay, sa isang araw.
At sa parcels naman, kinikita nila same din 35 pesos kada parcel na pinapadala. Ulitin ko, sa rider, 70 pesos lang, sa parcels, 35. Sa mga municipality to, okay? Hindi ito sa mga highly urbanized city. Okay, monthly operation natin. Paano po ba yan ulit? Anim na rider, kung makikita nyo, nag-start sa anim na rider. Times 70 per rider. 6 times 70 times 30 days, which is 1 month, ang lumabas po dyan, 12,600. Dito naman, yung parcels natin sa isang araw sa probinsya, nag-start lang ng 9. 9 na parcels lang ang pinapadala. Courier, siyam lang. Hindi madami. So, paano ko computein? 9 parcels times 35 pesos times 30 days, kaya ang lumabas po ay 9,450. Okay, other services. Sabi ko nga, kung mayroon ng bills payment or remittance, let's say 3,000 pesos. Expenses natin, 1,500 maintenance sa ating applications at ating sa computer na kailangan nating i-enhance, okay? Rentals, sabi natin 15,000 lang sa mga probinsya, bayad ng kuryente, lahat-lahat na, let's say 15,000. Manpower, ito yung tao natin pinapasweldohan. Licenses, okay, yung mga tax natin, every month na reporting sa mga bagong pumasok, yung taxes po, huwag nyo pong alalahanin, tutulungan po kayo ng SNDT kung paano nyo po gagawin niya para hindi po kayo magkamali at maging maganda at proper po yung pagpasa natin ng taxes. Other miscellaneous expenses, katulad ng bumili ka ng tape, ballpen, etc. na kailangan po natin. So, negative din po, siyempre po, sa unang buwan, negative tayo, pero sa pangalawang buwan, kung makikita nyo, nag-positive na. Pangatlong buwan, kasi mapapansin nyo, nadadagdagan yung riders natin, hindi biglaan, di ba? Tsaka yung parcels natin. So sa tatlong buwan, 37,000. Pagdating na apat na buwan, mas maganda na yung figure niya, 46,000 per month. Ngayon, ang ROI natin sa municipality o yung mga probinsya, kung makikita nyo, unang buwan, negative tayo, pangalawang buwan, positive. Third month, 37,000. Fourth month, 46,000. Na-fix ulit ng 46,000 yung kita every month. Hindi natin dinagdagan, hindi natin binawasan. Kasi nagtuloy-tuloy na siya. Dumami yung mga riders kasi nalaman nila sa probinsya ninyo may magandang delivery express na nasa application na mas mabilis na. Ito po ang SNDT at yung mga pinapadala natin parcels na mas mura pa kaysa sa ibang logistic. Dito na rin nagpadala. Kaya nung fifth month mo, sunod-sunod, 46,000 na lang ang kinikita ninyo. Fix. At yung ROI ninyo, 9 month din, doon ginastos yung 300,000, nag-ROI na ho kayo at tuloy-tuloy. Okay? So, ilan po yung ano natin, ang ating contract dito, sir, pag po ako nag-start? Naintindihan ko na ho yung aking gagastusin at yung aking ROI. Pag po ba ako nag-franchise, meron po ba tayo dito ng contract? Gano'n po katagal? Meron po tayong 3 years contract na ibinibigay. Ang pagandahan po dito, pag natapos yung 3 years contract natin, meron po tayong evaluation sa inyong franchise. Kayo po ba ay may nilabag? Kayo po ba ay merong naging hindi magandang serbisyo sa ating mga mamamayan? Or kayo po ba ay may pinatulpo? Kayo po ay pinatulpo, sorry. Kayo ba ay maganda ang record, okay, ng inyong franchise? Pag po maganda ang record natin at AAA po tayo, kayo po ay bibigyan ulit ng another 3 years contract. At ang good news po, wala na po kayong babayaran na franchise fee. Dahil po katulad na sinabi ko, ang SNDT, ang gusto po niya sa ating mga franchisee is partnership. Okay? Gusto po niya yung negosyo natin ay magtagal pa at yung mga futures plans natin at yung mga kailangan natin ay maging hand-to-hand tayong lahat dito. So yan po ang pinarating sa atin na ating presidente na gusto ko pong ipamahagi sa inyo. Ganun po niya tayo kamahal. Okay? Next, ano po yung mga futures natin, sir, na bukod sa Courier, Express, at meron pa ako nabasa kanina na lipat bahay, meron pa ba tayong mga ganun? Yes po. Kasi yung mga trucks ninyo dyan sa lugar ninyo, or yung meron kayong mga hindi ginagamit ng mga sasakyan dyan na malalaki, pwede nyo i-apply sa ating application para na sa ganun yung mga kapitbahay ninyo ay, kunyari, lipat ng bahay, kailangan na malaking truck, pwede po yan mag-book doon sa application ninyo at pwede yung mga sasakyan ninyo magamit. Ulitin ko po, sa application nandun po yan. Mamimili sila. Okay? Next, bills payment. Yan, yung mga nakikita nyo, magkakaroon po yan sa atin lahat.
At syempre, meron din tayong remittances. Importante ho yan. Katulad po sa mga tagalin and green, bakit po natin ito ipinupush or nire-recommend sa ating mga kaibigan, lalo na tayong mga networker, kaya natin ito ginagawa para na sa ganun mapabilis yung ating payout. Hindi na tayo doon sa LBC, dito na tayo sa SNDT. At the same time, yung tinatawag na one-day delivery or door shipping ng ating drop shipping, sorry, ng ating ating products. Okay? At ang maganda diyan, automatic po 'yun kasi ni MS doon, BCO doon, kumikita din ho sila. Ganun po katindi yung ginagawa ng SNDT at ng din din diyan po. Kaya dapat po matuwa po yung ating franchise kasi diyan kumikita din po kayo. At ito po yung excited po kaming lahat. Dito, ito po tumutok po kayo dito, walang mag-out ha. Mabilis lang po ito. Dito po ako kinilabutan. Ito po yung pinakamalaking tulong po sa franchise natin. Ano po yan, Marlon? Ang Trike Express, SNDT lang po ang nagtayo ng merong tricycle na technology. Okay? Napansin ko po yung mga tricycle driver, parang naiinggit sila sa mga nakamotor kasi yung mga nakamotor, may mga technology daw sila. Sila daw parang nakalimutan na ng tadhana. Sabi ko, hindi po, nakakamali ho kayo. Mayroon pong SNDT yung gumagawa niyan. Ang maganda dito, sa Tricycle Express natin, Trike Express, yung mga tao po ninyo, yung mga mamamayan po doon sa city nang meron yung ito na yung franchise, magbubook na lang po sila ng tricycle. Hindi na po sila pipila sa init ng araw. Hindi po sila pupunta sa toda na umuulan. Okay? Para sumakay ng tricycle, kahit nasa bahay po kayo, magbubook kayo ng tricycle, susunduin po kayo doon at iahatid po kayo ng tricycle at pupunta. Nakuha niyo po ba? SNDT lang ang meron yan. Okay? At hindi lang yun. Ang tricycle din po ay merong tinatawag na pabili. Paano yun? Kasi hindi naman po kaya ng motor yung pinabili niyong tatlong sakong bigas. Okay? Kukubain po yung motor niyan. Tricycle po kaya yan. Hindi rin po kaya ng motor ang dalawang gasol na pinabili. Tricycle po may kaya niya. Kaya yung mga mamamayan natin sa lugar natin, pag nakita nila ang pabibili nila gasol, alam nila ang gagamitin nila tricycle. Okay? Yan po yung future plans natin ng franchise. Ulitin ko po, kailangan po natin itayo yung mga franchise natin kasi naka-align po yan. Naka-align po yan lahat doon sa ating linen green, sa mga products, payouts, at naka-align din po yan doon sa mga futures natin katulad itong tricycle at yung mga motor. Bakit po kailangan ang franchise natin? Kasi yung mga tricycle na yan, kailangan po yan mag-load sa inyo. Sa franchise loading system. Para po yung RFID, kung kayo po ay dumadaan na expressway, hindi po kayo makakadaan nang wala kayong load sa RFID. So, ganun din po dito sa trike. Hindi po sila makakabiyahe nang walang load. Kaya pupunta po sila sa inyong franchise para magpa-load. Nakakuha niyo po? Bibigyan ko po kayo ng idea kung gaano kalaki itong project ng SNDT na ngayon po isinare namin sa inyo kaya kami excited. Halimbawa po, QC sa NCR, ang Quezon City ang pinakamaraming tricycle. Alam ko po 'yan dahil diyan po ako galing sa trabaho, sa application ng tricycle. Ang QC po ay merong 24,000 tricycle. Napakarami po, 24,000. Huwag na ho nating computein yung 24,000. 1,000 tricycle na lang kung sino po yung franchise ng QC natin ng SNDT. Pag ang 1,000 tricycle, okay? Ay nag-load nang sabay-sabay po yan, kumikita yung franchise natin. Paano? Paano kumikita yung franchise, Sir Marlon? Example lang po ha. For the record, hindi po ito yung fixed na income ng ano. Sample lang para magka-idea. Halimbawa lang ang franchise ng Quezon City ay bibigyan ng piso. Piso lang, napakaliit naman piso. Take note, guys. Malaki to. Piso kada pasahero ng tricycle. Okay? Kada may sumasakay ng tricycle, meron siyang piso sa nagpapabook. Ngayon, nag-survey po kami dyan sa mga tricycle driver bago po natin to gawin.
tinanong ho namin yung mga tricycle driver, ilan po ang naisasakay ninyo sa loob ng isang araw? Ilan yung maximum? Simula nung umaga kayong nagbiyahe hanggang gabi. Alam niyo po ang sagot sa amin, kaya daw nilang magsakay ng 20 to 30 na pasahero. Sabi ko, ang dami naman, bakit po? Eh kasi naman po sir, sa isang biyahe namin, mayroon tatlo, may dalawa, may lima minsan, may isa. So kung ito total niyo po yan sir, kaya ho namin ng 20 to 30. Okay. Let's say 20 na lang, huwag natin i-30. Sa isang tricycle, nakakapagsakay siya ng 20 pasahero. At yung franchise po ninyo na itatayo doon sa lugar ninyong city o provinces. Okay? Kumikita ho kayo ng piso kada may sumasakay. Umpitin na ngayon natin. Sa QC, merong nag-apply na 1,000 tricycle. 1,000 tricycle times 20, kasi kada tricycle, 20 pasahero. That is 20,000 pesos. Times 1 peso, that is 20,000 na kinikita ninyo. Pwede na pamerienda everyday. Tama? Ngayon, isang araw pa lang yun. It is yun ng 30 days. Magkano yun? That is 600,000. Sa tricycle pa lang yun. Sa pasahero pa lang yun. Wala pa yung nagpapabili sa tricycle. Wala pa yung sa motor natin delivery. Wala pa rin yung courier. Wala pa yung ating main, remittance. Wala pa yung bills payment sa tricycle pa. Kaya dyan kami excited kasi wala tayong kalaban dyan. Yan po yung gusto naming maintindihan po ninyo sa mga nagpa-franchise. Napakalaking project po ito. Napakalit nung 90,000 para sa system na ibinibigay ng SNDT. Kaya nung nakita ko ito, ginarab ko po ito, hindi ko po ito pinagdalawang isip. Okay? So, katulad na sinabi ko, mas marami ang tricycle kaysa sa motor. Pumunta po kami ng mga probinsya, wala po itong mga Grab lalamove. Walang ganon, walang food panda, wala. Pero maraming tricycle. O diba? Sa provinces, walang lalamove, walang Grab, walang food panda. Pero maraming tricycle. So kung ikaw yung una doon nakakapagtayo ng franchise, napakaswerte nyo kasi sabi ko nga po sa inyo, sa 90,000, masisecured yung area nyo. Kaya, ito po ay future plans po ha. Huwag nyo po agad i-expect na pag nag-franchise kayo, nandyan na. Pero titiyakin ko po sa inyo na this year, meron na po tayo niyan. Kaya po unahan nyo na yung mga cities na meron na po kayo at gusto po ninyo, noong kayo magdalawang isip, napakaliit po nito. Ito po yung negosyong patok, panalo sa ngayong pandemya. Ito po yung negosyo na pwede nyo matulungan po kayo sa lahat ng larangan na kailangan ninyo. Marami po kayong makikita dyan sa kalsada na nakamotor na may bag na. Ito na po yung nauuso. Na hindi nyo kailangan gumastos sa malaki, yan lang ang kailangan ninyo. At kapartner nyo po ang SNDT sa lahat sa darating na mga taon na futures na pwede nilang ibigay dito. So, ang maganda po dyan, ang good news, tapos na po tayo. Yun po ang good news. So, okay po ba? Naintindihan nyo po ba? Malinaw na malinaw po ba? Meron po ba kayong nais itanong? Pwede nyo po itanong ngayon. Pero isa-isa lang. Babasahin ko lang yung mga comment para mabilis. Okay? Okay, meron pong per area ma'am sa village or pwede sa labas, makalabas. Teka wait. Wow. Yung trike po bawal sa highway. Tama po kayo kasi meron po tinatawag na exemption. Okay? Alam ko po yan kasi galing ho ako dyan. Ang tawag po dyan is DILG law yan, ng DILG na bawal yung mga tricycle sa highway. Kaya nga po itong SNDT natin, yung trike, masasagot yung ating problema ng LGU. Dahil syempre sa sobrang dami ng tricycle, di naman maiiwasan yung natanggalin agad sila sa highway. So kailangan pag-aralan. So mayroon tinatawag na mga exemption. So ang mangyayari po, kaya nakakatuwa yung SNDT dahil yung ating mga tricycle driver, hindi na ho sila pakalat-kalat sa kalye. Hindi na ho sila iikot-ikot para maghanap ng pasahero dahil magbubuk lang po sila sa ating SNDT application. Meron po mga pasahero na magbubuk, nasa bahay lang po yung mga tricycle driver at pag meron nagbook, susunduin lang po nila yon at ihatid nila sa kanilang pupuntahan. Ganun po pinakamaganda natin nagawa. Wala na hong nakapila sa TODA. Hindi na ho kayo mabubwisit pag ho kayo lumalabas ng inyong subdivision or inyong lugar dahil sa dami ng tricycle sa kalsada. Sagot ho ito dahil sakit ng ulo ng mga mayor ang tricycle. Kaya nung nakita ko to sa SNDT, ay ako ay isang nabaliw dahil sa binigay ho ito ng libre sa inyo. Libre po ito, huwag niyo pong i-expect kasi ginagawa ho nito ang SNDT para ma-launch natin this year. Kaya unahan niyo po yung mga cities and mga municipalities na gusto po ninyo. Okay?
Ano po ang difference ng tuktok sa atin, sir? Ang difference ng tuktok at sa ating express delivery is, number one, sila po walang courier. Sila more on pabili. Okay? Kaya yung ating mga trike at saka yung ating motor, let's say worst come for worst, wala nagpabili. Madamot yung mga kapitbahay ninyo, ayaw magpabook. Pero maraming parcels na dumarating. Maraming nagpapadeliver sa parcels. Pwede tayong mita doon. At the same time, at yung mga iba pang mga pinapabili nila, pwede rin po. Kasi ang tuktok, nakatutok lang sa delivery. Tayo, may courier, meron tayong delivery express, at iba pa. Okay? Yun yung pagkakaiba natin sa kanila. At the same time, meron tayong tricycle. Tatandaan nyo po, ang pinakamaraming tricycle sa kabanatuan, 80,000 po. So, kung yung 80,000 na yun ay nakukuha natin, ay mas maganda. So, kung ang 1,000 tricycle ay maglo-load po sa franchise, let's say 1,000 tricycle yan, nag-load lang ng tigwa 100 lang. 100 lang. Huwag na natin lakihan. So, magkano po yun? Hindi, may 10,000 ang franchise. So, let's say sabihin na natin meron sila dong cut. Oh. Eh, everyday yun. Kasi kung 100 lang, mauubos agad sa isang araw yun. Maglo-load na naman sila bukas. Kaya yun yung future po ng franchise natin. Aside from courier, at the same time yung ating express delivery, yung ating tricycle at ating motor. So, ngayon sa mga leaders po ng mga leaders po natin dito ng Linen Green. Ito po yung pagkakataon po natin na magkaroon ng magandang kita, okay? Ito po ay pinagpaalam ko po sa may-ari ng SNDT at saka may-ari ng Linen Green na pwede ko po bang i-discuss to sa mga leader ng Linen Green. Ano po 'yon, sir? Sabi ko. Pwede ba tayo magbigay ng para po kasi layunin po natin dito, guys. Maparami po natin yung ating franchise. Target po natin is 1,000 franchise ng SNDT this year. So, di po masama mangarap. So, para mapabilis po natin, ginamit po natin yung ating expertise sa pag-network. So, once na nandyan na yung tricycle natin, magkakaroon po ng allocation ng residual income sa lahat po na nakapag-close ng ating franchise nationwide. So, hindi ko alam kung magkano yung figure, pero maganda po yun kung residual. Sa tricycle lang po yun, ha? Wala sa motor, wala sa courier, etc. So, yun po, yung pinakamagandang good news po sa ating mga leaders niya. So, mayroon pa po ba kayong tanong bago po tayo matapos sa ating presentation? Maganda po ba or napaganda? Pwede na po kayong magsalita. Hello, sir. Kim po. Hi, Kim. Sa po. Sir, may provision ba tayo sa in partnership with Lazada or Shopee? Actually, wino-work out po yan ng SNDT since sanay naman po tayo sa corporate. Okay? So, since ang mga inahandle ng SNDT nung unang-una is puro corporate. So, madali na po yan, ma'am, pagka nandiyan na po yung ating franchise. Okay? So, may mga nakaready na po tayo dyan. Basta po tayo, ang una po nating goal is ma-secure yung area, magkaroon ng franchise, and then we will go to the next level po ng kailangan natin, which is yung merchant. Kasama na po dyan yung sinasabi niyo pong Lazada at Shopee. Didiscuss po namin yan sa training and presentation po doon mismo sa franchise po ninyo. Okay, noted, sir. Sir, about yung sa relocation, let's say nag-open ako dito sa Rizal, tapos hindi siya naging okay, let's say ganun yung nangyari. Then gusto ko i-relocate dun sa town na wala pang SNDT. Another franchise fee po ba tayo dun? Diyan po, isasangguni ko po yan. Kasi ang gusto niyo pong gawin, tanggalin. Tama po ba? Apa, i-relocation, sir. Oo, kasi pagka ililipat, hindi po tiyak kung kailangan niyo pang magbayad or ililipat lang naman. Pero kasi po sa atin, halimbawa sa isang city, katulad ng QC, malaki po yan, di ba? Ang kailangan natin dyan is, let's say, dalawa o tatlo. So kung ang gagawin nyo po is yung existing ninyo, tapos maglalagay pa kayo sa ibang lugar, is another payment na naman po yon. Pero kung ililipat nyo po, assignment ko po yan, ma'am, Kim, kasi ayoko pong sumagot, baka magkamali po ako. Pero magandang tanong po yan. Assignment ko po yan sa inyo, babalikan ko po kayo bukas. Tatanong ko po kapag ka ililipat daw. Thank you, sir. Okay, next po. Sige po, pwede po magtanong.
Sir, pwede po bang mahingi yung copy ng record ngayon? Yes po, pwede po natin ibigay. Pagkatapos po nito, masasave po yan at ipapasa ko po sa inyo. Pwede niyo po akong i-text kung may mga concern po kayo. Ilalagay ko dito yung aking number 0927-897-8880. Kung may mga concern po kayo about sa franchisee or sa lugar po ninyo, pwede niyo po akong i-text, tawagan, anytime, you can call me. Okay? So, kailangan niyo po ng mga materials ng ganyan, pwede din po. Basta ang goal po natin, ma-secure niyo yung area po ninyo. Kasi wala po tayong hinuhold dito, wala po tayong pinapalakas dito. Basta kung sino po yung unang nakapag-secured ng franchise fee, which is 90,000, i-award po natin yung lugar para sa kanila. Ang laki po ng timeline na binibigay natin, 90 days. Kaya hindi po ito yung pabilisan. Quality po ang ginagawa natin dito. Kaya nga, we value quality services. Kasi yun po yung gusto nating mangyari. Ma-master natin yung ating paikot-ikot sa area natin. As of now, meron po tayong 40 plus na franchise na. Meron na tayong mga warehouse from Luzon, Visayas, Mindanao, sa Paranaque, sa Luzon, sa Cebu, sa Visayas, at sa Butuan, sa Mindanao. So, yan yung mga kailangan nating inuna. Meron na rin tayong mga malalaking trucks dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at meron din mga nakaabang ng mga truck na maliliit. Baka iniisip ninyo, kayo pa ang magdi-deliver ng mga parcel ninyo. Hindi ho, once na nagtayo na ho kayo ng franchise, dadaanan ho namin yung mga parcels ninyo na nandiyan para dalin po sa mga warehouse at para dalin po doon sa mga designated na pinadala po ninyo from Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya nga po yung strategic natin ng mga lugar, kung mapapansin ninyo, Paranaque, Cebu, at Butuan, yan po yung mga malalapit sa airport na meron po tayo. Para yung mga within the day at yung kinabukasan na makuha nila yung mga kanilang parcels, mapadala po agad natin to sa kanila. Sir, kailan po mag-top up po yung apps? Once po na nag-ano na po kayo, nakapag- lock-in area po kayo, is meron na po tayong ibibigay sa inyo na, ano, na system para mapamiliarize po. Ibabato po namin kayo dun sa operation natin kasi meron po nag-handle yan para turuan po kayo lahat. Okay? Sir Marlon, ano? Yes po. I-promote ko lang sa kanila yung apps natin sa SNDT. Yes po, sige po. Pwede, na, oh, pwede na po kayo mag-download ng apps. Tama po. Opo. Oh, ng SNDT. So, paki-like niyo na lang po 'yun sa Quezon Branch, may promotion tayo doon. Oo, sa Quezon City. Sir Marlon, send ko na lang po. Po si Sir Garayan. Uy, naku. Yung application natin, meron na ho tayo sa Google Store, meron po 'yan. Hintayin po natin this month na lumabas yung iOS natin at yung Huawei, okay? So, yung mga magda-download na applications, yung mga kababayan ninyo, po-promote natin 'yan. Wow. Sir Marlon, good evening. Good evening po, sir. At ganun yung name ko diyan. Okay, so for me, no, wag la, di ako mag-video ha kasi medyo ano yung okay lang, ano po ngayon. Stress pala yun. Oo. Ano ba yung tanong ko? Ay, hindi pala. Okay, nag-chat ako kay ano lang, para po sa ano ng lahat. Is nag-chat ako kay Sir Marlon kanina. I decided na bayaran ko yung Pasay at saka Paranaque area. Wow. So nakita ko kasi yung ganda ng business actually. Ini-internalize ko siya habang inaaral ko siya. Sabi ko nga sarili ko is additional income. Alam mo naman eh malaking tulong din sa atin lalo na sa pandemic. Makapambili man lang ng bigas. Tama po. Okay, so ang gusto ko lang, no, ang nagustuhan ko lang din, no, hindi sa dahil part tayo ng SNDT, but ako mismo is willing akong magbayad nga, sabi ko, Sir Marlon, ng dalawang area. Kasi nakita ko na I can start na kahit nag-scouting pa lang ako ng location. Kaya nga kausap ko dito sa kabilang line ngayon yung isang rider sa Paranaque to set up the mga riders din. Kung paano kasi gusto ko ring maranasan exactly yung sistema ni ano ni SNDT, no, kasi para at least habang nag-explain iba pa rin yung meron akong branch na pinapatakbo. Tama po, no. Oo, so kaya nag-decide ako kanina, then kausap ko rin si Vice kanina is sabi na niya babayaran na rin niya yung Santa Ana, Manila. Santa Ana, Manila at saka Pasay. Hindi. Santa Manila at saka Kalintong. Kalintong, Mandaluyong. So kami kasi gusto namin na
maano talaga masaksihan yung ano, masaksihan yung business na paano siya tumakbo at the same time along the way, ano pa yung mga dapat i-enhance sa system. No, kaya mas gusto namin na kami mismo is business kami within the business. Kaya mahirap yung franchise natin sa iba, gumagamit tayo, hindi naman nagamit. Kaya gusto na, mas gusto namin na kami mismo is magiging ano kami, magiging part kami doon sa operation ng pagpapatakbo ng isang brands. Kasi para maramdaman natin kung paano kikita at paano papakitain ng gusto lang. Then, gusto ko lang din pong pasalamatan yung isa sa ano natin, isa sa franchise natin, yung franchise natin sa Quezon Ave, si Mr. Edwin Garay, sa support po na pinakita sa SNDT, sa mga videos na initiative po na sa branch nila sila mismo yung gumawa ng mga videos pag down, how to download, tapos yung mga paano yung mga deliveries, no? Guys, natuwa lang din ako kahapon during our meeting kasi maganda yung pricing natin. Isa yung Metro Manila, no? Sobrang ganda. Metro Manila area is competitive po talaga siya. Tapos sa pagka corporate naman is nakakalaban po ng gusto. Kaya thanks din po ulitin ko kay Sir Edwin sa mga suggestions na mas lalo pa nating napaganda pati yung mga pricing natin. Guys, anyway, bilang pioneering malaki talaga ang ano ang challenge, no? But sa lahat po ng larangan ng pagbi-business, ang pinakauna yung sobrang daming adjustment. Pero pag nakinis na natin, yung iba naman gustong pumasok kaso sayang kasi wala na yung area. No, katulad ng isang kausap ko, sabi niya sa akin, nung tinayo daw niya yung branch, biglang nagpasukan yung mga kamag-anak niya. Eh kaso lang, nalaki na yung mga area. Kaya sabi niya, nung una, nung binanggit niya ayaw, nung nabuksan na, nasimula na, saka naman gustong pag-agawan yung mga area. Eh kaso lang, sorry na lang kasi may mga nakaposisyon na. Yun yung advantage naman. Kaya ako, sabi ko nga sarili ko, hindi dahil sa kadikit natin yung presidente ng SNDT, eh pa-hold na natin yung area na gusto natin. Ang gusto ko, eh maging patas tayo. Kaya nga, ako, nag-chat nga ako kay Sir Marlon na I pay for it, na para masubukan ko rin yung system na hindi lang yung mga nagpa-franchise sa labas yung mga kasamahan natin, mga negosyante yung magpapatakbo. No? Maraming salamat din po sa lahat ng mga nandito po leaders ngayon, no, sa mga leaders na sumusuporta po sa first natin na online, and then sa ating speaker na napakalupit, no, na speaker natin na Sir Marlon sa tuloy-tuloy ng pagsuporta. Guys, bilang isa din sa part ng SNDT Express, no, gusto namin na ipaabot sa inyo na kami mismo. Gusto namin, kaya nga last night, kagabi with Sir Marlon and Sir Chris, nag-meeting kami for the enhancement pa. Ano pa yung mga dapat i-priority, ano pa yung mga dapat iayos para mas maging lalo pa tayong competitive sa market. At the same time, is our goal is to dominate the market, no? Right. At sana kasama namin kayo lahat ng mga nandito sa kwarto na to para pagtulungan tong business na to, para lahat po tayo maging masaya, lahat kikita, at lahat po marami tayong matutulungan pa ng mga entrepreneur na gusto pang magnegosyo, no? Kaya mas pinili natin na franchise para maduplicate natin yung sistema. No, maraming salamat din sa mga nandiyan, mga nagpa-franchise din na hindi namin kilala, at mga invite po sa gabi na to. Maraming salamat po. Galing sa page ba diyan? Ha? Galing sa page ng SNDT. Oo, yung mga galing lang po, nagtiwala, galing lang po sa page. Asahan niyo po na kami din po sa ano, sa party ng SNDT. Eh nga, ako nga, eh sabi ko nga po sa inyo, eh ayoko po na sabihin sa SNDT na i-hold niyan. Gusto ko bayaran ko agad para maramdaman ko talaga na paano magsimula, no, sa business na yan, at paano magkakaroon ng ROI, no? Paano kikita din. Hindi lang pag-ROI, kundi paano pakikita. Maraming salamat po sa lahat, no, sa mga leaders na mga nindyan, lalo na yung isa sa kaibigan ko, si Ma'am Annalyn Guerrero, no, na talagang sumusubaybay dyan, na patuloy. Yan, yung isa Press, sa, nandito rin yung ano, SNDT Express Cagayan. Nandito din. Nandyan ba si Ma'am Bern? SNDT Express Cagayan. Ay, SNDT Express Cagayan di Oro, Ma'am Bernadette, sa patuloy na pagsuporta. Yan. Madami talaga mula noon hanggang ngayon. Ma'am Bernadette talaga isa yan sa napakagaling na negosyante. No? O, at saka nakilala ko na sobrang bait. No? Na, ano na, dagdag ko lang po. Sorry to catch you po. Tama po ba yung narinig ko na yung 90,000 ng lock in it, promo lang po talaga yan? Actually, sir, ang pagkakalam ko sa board, no?
ang price po talaga ng franchise natin is 150,000, but we come up na magpapapromo ng 90,000. Pero guys, ang series of meetings namin sa board is kapag ka po ay mailabas na, pati si Trike at saka yung iba, possible po aakit ito to 500,000. Wow. 500,000. Oo. So yung mga kasi may mga ilalabas pa po tayo na mga ano talaga, mga ibang kakaiba, no? And then ang good news lang po, bakit ako mismo ay gusto ko nang magbayad dahil alam ko mababas kasi itong mga to, libre kasi to sa mga nauna, no? Eh dapat maging maagap tayo, hindi walang palakasan system. Kailangan kung ano yung standard doon tayo, no? So yung mga nauna magiging libre na lang po ito. Magiging free na lang ang mangyayari dito pag lumabas na at lumabas na. Kunyari, the bayad center, the tricycle, the ano pa man yung ilalabas, magiging libre na po sa kanila to. Kung meron na silang babayaran, minimal cost kung marketing materials na lang. Mga minimal na lang yon na yung magagamitin. Pero yung add-on, wala na sila doon, no? So kaya ako, sabi ko nga, unahan ko na to kasi baka biglang nag-desisyon na ako, maging 120 o 150 o 500,000 na eh, ilang branch na yung pwede kong itayo. Tama po, tama. No? Well, so, walang palakaso na, Sir Edwin, no? Alam niyo, Sir Edwin, no? Ano nga, sir, share ko lang, no? Sanay kasi tayo na magbungkal. Dahil alam natin na pag tayo nagbungkal, tayo may tatak. O, yun yung mindset. Kaya sa Quezon City, Sir RJ, nung una po, wala akong plano mag-franchise. Kaya lang na-excite ako sa presentation ni Sir RJ. Eh tayo kasi yung tipo ng tao na visionary, nakikita natin yung mga pupwedeng mangyari sa mga susunod. Kaya ginrab ko po yung opportunity na magkaroon ng branch dito sa Quezon Ab. Yan, corner lang po yan ng EDSA, Quezon Ab. Ipa-plug ko na rin, Sir Marlon. Okay lang ba? Baka may mga kakilala na po kayo. So tangkilikin po natin ang SNDT na natin. Baka malapit lang po kayo sa area ng Quezon Ab. Ayan, ando na po yung ating office. Nakatayo na po yun. Ayan. Tapos sa mga, ano din po, no? Sa mga, I think the press, ano? Ready na po yung system natin, express delivery. Yes po. So may ginawa na din po kami na, kami personally, nung wife ko. Initiative na natin yon, kasi wala naman po ibang magtutulungan, kundi tayo din, no? Na mga, na video kung paano po mag-download. So panoorin niyo na lang po. 1 minute lang naman siya, hindi naman siya nakakaumay. Napanood mo na ba, Sir Marlon? Yes po, ang ganda. Napakaganda. Ayun, so yun po, pa-download din niyo na po yung mga kaibigan niyo, mga kakilala niyo para mapamiliarize na po at mapopularize na po yung ating SNDT. Yes, na balang nga araw sa lugar na gusto niyo, eh kayo na po yung mag-secure ng place. Maganda yung proposal at kahit 90,000 pa lang ay pwede na mag-operate. Sa amin kasi, sa akin, since wala pa noon nung nag-decide ako, buhos talaga. Ngayon, no, nag-rent na rin ako ng space. Pero I believe naman na challenging, pero maganda yung, lalo na yung e-trike. Maraming trike dito eh. Press, sorry Press, meron daw kayo nalimutan sabihin. Present din daw po ang SNDT Gimba, Nueva Ecija. Wow. Nueva Vizcaya. Hindi niyo daw Nueva po napangitin na. Gimba. Congrats po Gimba ni Baisiha, no? Okay, so yun nga, so, tama nga si Sir Edwin. Talagang very challenging ang ikaw yung magbubungkal ng lupa. Minsan kasi mas masarap yung ikaw na lang yung kakain ng bunga. Pero alam niyo po, mas rewarding yung ikaw yung nagbungkal. Yes. Mas rewarding doon, yan. Doon tayo. Oo. Basta yung future ng trike, napakaganda ho niya. Imagine nyo na lang. Sa Nueva Ecija, madaming tricycle dyan. Kaya, ma-excite po tayo sa mga future pa ng mga ibibigay na SNDT. So, guys, marami pong salamat. Gagawin po natin itong regular. Kung pwede po natin, di ba Press, pwede natin itong gawing siguro MWF every night. Gusto po kasi nila kasi gabi. Ito, mga 9 p.m. At meron po kaming Zoom everyday din ng 2 p.m., 4 p.m. At meron din tayo every Saturday kung gusto niyo naman po ng offline presentation sa Linen Green Office. Saturday siya, 1 to 3 p.m. Yung mga kaibigan niyo po, pwedeng umatin doon para personally, pwede rin. Online, pwede din. So, gawin natin ito. Bibigyan po namin kayo ng
inform namin kayo kung kailan po ito para magkaroon po kayo ng idea. But for now, Monday po bukas, kung gusto niyo pong i-lock in yung area ninyo, marami po pwedeng mangyari next week, di ba sir? Marami pwedeng mag-down. Basta tandaan niyo po, una-unahan lang po yan. Kung sino nakapag-secured ng 90,000 sa kanila, eh, congratulations po kasi sa tricycle ba lang, napakadami niyan na sa inyo. Okay, for that, marami po. Ayaw nga ni si Marlon kagad na, no? I-lock in yung Paranaque sa Pasay. Magbayad na muna ako. Actually, pero, mayroon pa lang ito magbabayad. I-process ko na po bukas, baka unahan po. Sabi ko kay Pres, may magbabayad na kasi sa Paranaque. Eh, nakita niya yung potential sa tricycle pa lang. Aba, sinabi niya kanina, sir, kukunin ko na yung, ano, yung Paranaque. Sabi ko, yari. So, yun na lang po. Sama na yung Pasay, ha? Dalawa yon. Pasay, no? Paranaque, Manila, pati si BP. Hindi ko pa nakakausap si Chairman. Alam ko si Chairman, meron din. Ang si Chairman po ay, alam ko, ang kukunin niya na yung Green Hills. Green Hills daw, eh. Doon niya itatayo sa Green Hills. Oo. Basta po ako, sir, sa Taytay, sa Changi, sa gitna. Diyan ko nilagay. Okay. Diba, delivery pala, yari na sila. So, marami po sila. Saglit na po, saan pala pwede mag-payment? Wow, laki ng Pasay at Paranaque. Saan po mag-payment, Sir Marlon? Ibibigay ko po sa inyo yung bank account ng SNDT. So once na deposit niyo po siya, ipakita niyo lang po yung deposit slip. Po-forward po namin yan at ipapasa namin sa inyo yung contract po ninyo. Okay? So ganun po yan. Pahabol lang, no, Ma'am Annalyn. Malaki po ang Pasay at Paranaque. Totoo po. Abali, ganito po kasi siya. Kapag ka yung area... Kung gusto niyo i-lock in, bayaran kung ang ano kasi doon, kung ilan yung branches na pwedeng i-put up doon, pwede niyo nang bayaran yung ano, yung lahat ng branches na yan. Kasi pagka isa lang ang kinuha mo, tapos pagkadating ng time, medyo lumakas-lakas after one month, eh possible pag na-hit na po ng SNDT yung naging usapan, yung target, eh possible tataas po bigla yon. Kaya pagka nagka-interest ka na kukunin mo yung isang area katabi, mataas na, sayang naman. Kaya kung meron ka din namang chance na may extra fund, kunin mo na kung ilan yung maximum para at least madodominate mo rin yung area. Wala na makakapasok. No, kasi baka pagka kung wala ka nagka-interest na kukunin, mag-expand ka na, nagiging 300,000 na. or kinuha na ni Sir Edwin Garay, di ba? Wala na. Oo, kawawa na tayo. Di ba? So, ganun lang. Salamat, sir. Good evening. O sige po, marami pong salamat. Pwede po tayong mag-request ulit bukas, siguro ganito pa ring oras at i-inform po namin kayo lahat. Okay, marami pong salamat sa inyo lahat. Sa lahat po ng SNDT franchise na nandito, Gimba, Nueva Vizcaya, Quezon, Cagayan de Oro. Salamat po sa inyo lahat. Ibabalita niyo po sa mga kaibigan niyo, kasamahan niyo yung ating mabuting balita lalo na sa Trike. Ang laki po ng pag-asa natin. Napakaganda. Sa mga lugar ninyo na maraming tricycle dyan, kaway-kaway po. At doon pa lang, okay po. Sold out na tayo dyan. Marami pong salamat sa inyo. Magkita po muli tayo. Ako po si Marlon De Jesus. Nagsasabi, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa mga tatay at saka nanay na naging tatay din dito. Sir, Garay, thank you po. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you. Happy Father's Day, Sir Marlon. Happy Father's Day po.